Hello YouTube friends! Kamusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayo, healthy and happy. So medyo natagalan bago ako mag-upload ng video. So today ang gagawin po natin ay love messages para sa bawat zodiac sign. Okay, so ito po ay general reading. So pwedeng mag-resonate or hindi. And keep in mind po na pwedeng ma-pick up po ng cards ay yung energies nyo or energies ng partner nyo or significant other nyo. Okay, so start na po tayo. First sign po is Capricorn. Love messages for Capricorn, please. Para sa ating mga Capricorn friends dyan na nanonood. Also po, this is timeless reading. So, kung kailan nyo siya makita, it means na yun yung tamang time para ma-receive nyo yung messages na ito. Okay? So, kahit anong time nyo makita tong reading na to, ay, kumbaga, walang expiration. Okay, so a message, first message para kay Capricorn friends, I let your friends help you. Ask for and accept support from others. Okay, eto, mga Capricorn friends, sinasabi ng card na for you to be able to find your love or relationship, minsan, kailangan natin humingi ng tulong sa mga kaibigan natin, sa mga malalapit na tao sa buhay natin. Pwede tayong humingi ng advice sa kanila, yan, regarding sa mga relationships natin, whether you are single or not, yan. So, huwag tayong mag-hesitate na humingi ng help sa ating mga kaibigan at malalapit sa atin. Kasi minsan, sila yung makakatulong dun sa problem natin or sa current situation natin. Okay? So, yun lang. Capricorn friends, thank you for watching. Don't forget to tap the notification bell para updated kayo. And see you in the next video. Bye! Next naman po is 4R. Aquarius friends. Hello there, Aquarius people. Ano ang message, love message para sa inyo, Aquarius people? Okay, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Okay, romantic feeling. So, ang ibig sabihin nito guys, kung ano yung mga nararamdaman ninyo ngayon, just trust your feelings. Sundan niyo yung mga feelings na yun. Okay? Sundan din niyo yung mga feelings ninyo, gawin niyo yung next move. Basta, trust your feelings and the answer is yes. Kumbaga, mangyayari yung gusto ninyo mag-manifest. Basta you trust your feelings and gagawin nyo yung kailangan nyo gawin. Kumbaga, gagawin nyo yung move ninyo. Okay, Aquarius? So, thank you for watching, Aquarius. See you in the next one. Bye! Next naman po ay for Pisces people. What is the love? What is the love message for Aquarius people? Love message for Aquarius people. Ay, sorry, for Pisces people pala. Love message for Pisces people. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive, okay? Pisces people.
kailangan mahalin muna natin yung sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Kumbaga, if you love yourself and you respect yourself, mas lalong maa-attract mo yung tamang person na tunay na magmamahal sa'yo. Okay? So, importante na mahalin muna natin yung sarili natin and magkaroon muna tayo ng self-respect, i-maintain natin yun. Kasi, kung hindi natin pahahalagahan muna yung sarili natin, how could we expect na, kumbaga, ganun din yung gagawin ng partner ninyo sa inyo. Syempre, 'di ba? Importante yung self-respect, self-love bago tayo mag-offer ng love natin sa iba. Make sure na hindi niyo nane-neglect yung sarili ninyo. Kumbaga, make sure na hindi bumababa yung kumbaga standards ninyo sa sarili niyo, yung value, pagba-value ninyo sa sarili niyo, pagpapahalaga ninyo sa sarili niyo. Okay? So, in order to attract true love, kailangan ma-practice muna natin yung self-love and self-respect. Okay, Pisces, so thank you for watching and see you in the next one. Bye-bye! Hello! So, guys, ang next po natin ay love message for Aries people. Hello, Aries people! Kamusta kayo? Love message for Aries people. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Ayan, Aries people. This is a warning. Mukhang yung person mo ngayon, which is you're currently involved with, ay mukhang may mga tinatagong lihim or possibly may mga ginagawa, kababalaghan or milagro, okay? So, ayan, maliwanag na maliwanag dito sa cards. Sinasabi niya, the signs are cautioning you, pay attention to the red flags. So, maging aware ka dun sa mga signs. Kumbaga, di ba malalaman naman natin if may ginagawa yung mga partners natin or meron silang kahit papano mga tinatago, di ba? Kahit minsan kahit magaling silang magtago, meron at merong lilitaw na mga signs diyan, mga palatandaan, mga red flags, di ba? So may ginagamitin natin yung intuition natin. Kumbaga, Aries people, huwag tayong magbulag-bulagan or bingi-bingihan. Look for the signs. Yan. Look for the signs na, kumbaga, hindi magaganda. Okay? So, this card is protecting you para yung maging sensitive ka dun sa signs na yun. Mga red flags. Okay? So, Aries people, good luck. Thank you for watching and see you sa susunod na video. Bye! Next naman, after na, Aries ay Taurus people. Hello, Taurus people. Kamusta kayo? Ito yung love message para sa inyo, Taurus people. Okay. Love message for Taurus people, please. Isang card. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, Taurus people. Ito ay medyo sensitive na topic. Okay, sinasabi ng card na pwedeng you or your partner is being affected
by your religious beliefs, okay? So alam naman natin lahat na hindi lahat ay kumbaga hindi lahat ng mga mag-partners ay pareho yung religion nila or beliefs nila pagdating sa religion. So may mga times na nagkakaroon ng couple na magkaiba yung religions nila, magkaiba, totally magkaiba yung beliefs nila, pero dahil love nila yung isa't isa, alam niyo yun, kumbaga, nagagawa ng paraan, nakaka-survive sila, and yun, nagigive and take sila dahil love nila yung isa't isa. Kumbaga, nag-work yung relationship nila, it's because love nila isa't isa. So, minsan, hindi na lang nila tinitignan kung ano yung mga religious beliefs nila, nire-respect na lang nila. Ayan. Siyempre, pag mahal natin yung partners natin, siyempre, automatic may respect doon, di ba? Kaya lang, sometimes, nangyayari, naa-apektuhan talaga yung relationship because nga, magkaiba yung religious beliefs. Okay? So, hindi maiiwasan yun. So, this card, sinasabi niya, yun nga, ganun. So, nasa sa atin na lang yun, Taurus people. So, if you really love that person, if you really love that person, diba? Kumbaga, kaya nating tanggapin lahat-lahat dun sa person na yun. So, nasa sa atin na lang, pagkihirapan ninyo talaga as a couple na mag-work yung relationship kahit na magkaiba yung religious beliefs ninyo. Kumbaga, adjustment na lang, bigaya na lang, di ba? Give and take, di ba? Okay, Taurus people, good luck. Thank you for watching and see you sa susunod na video. Bye. After Taurus naman, ang susunod ay our beloved Gemini people. Gemini people, kamusta kayo? Ito ang love message para sa inyo, Gemini people. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Okay, mga Gemini peeps. Mukhang ang kalagayan nating pinansyal ay nakaka-apekto ngayon sa current relationship natin, whether you are single, taken, or married. Kasi yan. Yun yung sinasabi ng card sa ngayon. Pero alam naman natin kasi, di ba, na mahirap talaga yung buhay. So, kahit naman hindi Gemini people, di ba, meron, kumbaga, yung ibang signs, ibang relationships, ay naaapektuhan din naman ng pagdating sa financial, di ba, yan. Finances and career, yan. So, dito sinasabi, pwedeng yung current situation nyo ngayon or financial situation ninyo ngayon, Gemini peeps, ay kumbaga malaking factor, influence dun sa nangyayari ngayon sa relationship ninyo. Whether you are single, taken, or married. Okay, so Gemini people, siguro the advice na lang is, alam mo yun, kahit gaano ka ka-complicated yung financial or career situation ninyo ngayon. Kumbaga, kung may mga problema man 'yan, hindi naman na rin natin kumbaga maiiwasan 'yon, kumbaga. Nandiyan na 'yon. So, kailangan na lang 'wag as much as possible avoid natin na kumbaga yung situation ninyo ngayon financially and sa career ninyo, I would not take toll on your relationship, your current relationship. Kumbaga, wag nating hayaan na totally maapektuhan or makadamage yung mga problems ninyo financially and career-wise dun sa relasyon ninyo, di ba? So, yun na lang yung magagawa natin para hindi rin kumbaga, mas spoil yung mga moments natin, imbis na nabuburyong kayo, mainit ulo ninyo, or
maaapektuhan yung relationship ninyo. Try to be positive na lang. Enjoy ninyo na lang yung relationship ninyo despite the problems. Kasi yung mga problems na yan, lilipas din naman yan. Okay? So, Gemini people, yun lang. Thank you for watching and see you again sa susunod na video. Next one, after ng Gemini, ang susunod naman po ay Cancer people. Hello, Cancer people. Kamusta kayo? Love message for Cancer people, please. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Ayan, Cancer people, mukhang kinulang kayo sa self-love. Ayan, diba? Kagaya nung sinabi ko kanina, I forgot kung kay Capricorn yun. Parang similar message. Ayan. Ayan. Kung meron, kumbaga, if you respect and love yourself, the more you become romantically attractive. So, syempre, diba, importante yun, guys. Cancer people, na mahalin muna natin, pahalagahan muna natin yung sarili natin. Kumbaga, kailangan may self-respect tayo para ma-attract natin yung tamang person. Yung true love, diba, na deserve natin. Kasi, diba, before ka maging open sa mga relationship na ganyan, sa relationship mo, kailangan make sure na yung self-worth mo ay hindi mo nakakalimutan yun, self-love, self-respect. Kasi kasi kung ikaw mismo hindi mo pinahahalagahan yung needs mo, hindi mo napapractice yung self-love and self-respect. Diba? What more could you expect dun sa other person? Siyempre, dapat nakikita din niya na meron kang self-respect, self-love. Diba? Importante yun. So, yeah, marami kasi times na may mga martyr. Kumbaga yung 'di ba, yung alam naman natin 'yan, 'di ba, may mga martyr sa relationship. 'Di ba, may time na enough. Halimbawa, nakita mo talagang yung person na 'yan. Maraming red flags. Ilang beses ka na niya sinasaktan, 'di ba? Tapos kahit na nakikita niya na nasasaktan ka, 'di ba? Parang one-sided. Hindi naman pwedeng ganun. So, 'di ba? 'Yun, 'yan. Gaya ng mga situations na 'yon. Dapat alam natin yung self-worth natin. Importante yung self-love and self-respect para makuha natin yung tamang person, tamang love na deserve natin. Okay, Cancer guys, thank you for watching. Good luck sa inyo. See you again sa susunod na video. Bye! After naman ng Cancer ay Leo people. Love message for Leo people. Hello Leo people, kamusta kayo? Kamusta? Love message for Leo people, please. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay, Leo people, this card is telling you to open your heart. Ayan. Wag kayong matakot, Leo people, to receive love and to give love. Siguro, may reasons nga naman iba bakit ang iba sa inyo ay tatakot mag-open up again. Kasi possibly galing kayo sa traumatic relationships, mga hindi magandang kinahinat na ng mga relationships. Pero kasi, Leo people, if you do not open your heart, diba,
paano mo marireceive yung true love na deserve mo? Yung true love na paparating sa iyo. 'Di ba? So in order to receive that, you must first open your heart to receiving love. 'Di ba? Ganun naman 'yun eh. Wala namang guarantees na hindi na tayo masasaktan uli. Pero 'di ba? Ganun yung life eh. Ganun yung mga relationships natin, 'di ba? Unless na experience mo yung relationship na 'yon, yung person na 'yon, hindi mo naman talaga alam agad sa una pa lang na siya na yung right person. So may mga times na nangyayari talaga na nasasaktan tayo. Pero 'di ba, meron naman mga instances na lucky, 'di ba? Nakuha mo yung true love na deserve mo agad. Sa other instances naman, hindi naman agad-agad dun sa first time. Yung iba sa second time, sa third time. Pero diba regardless, mai-inlove at mai-inlove tayo. At kung hindi natin i-open yung totally yung puso natin, hindi natin, diba? Hindi tayo makaka-receive na love at hindi rin tayo makakapagbigay na love. So, yan. Leo people, yun lang naman yung message. Be open. Huwag kang matakot, diba? Try and try lang. Until you die. Joke. Diba? Try and try until you succeed. Yan lang yun. Darating din yun. True love mo. So, huwag kang matakot mag-open ng puso mo. Okay, Leo people. Good luck. Thank you for watching and see you ulit sa susunod na video. Next, after naman ng Leo is Virgo. Virgo people. Hello Virgo people, kamusta kayong lahat? Love message for Virgo people. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Okay. Mukhang si Virgo na ito ay naghihintay ng kanyang soulmate. Okay. Para dun sa mga Virgo people na naghihintay ng soulmate, yan daw. Huwag tayong magsawa, magdasal. Yan, i-affirm, i-claim natin para mag-manifest yung na kumbaga mag-manifest na dumating yung ating soulmate. Okay, 'di ba? Importante talaga na pinagdarasal natin or hinihiling natin kay God yung mga mapapangasawa natin or magiging partners natin. It's important na yung faith natin at saka yung prayers natin para ibigay sa atin ni God yung tamang person, di ba? Na para sa atin, yung deserve natin, yung true love natin. So, ayan, dapat huwag tayong mawala ng faith, huwag tayong mapagod sa pagdarasal, sa paghiling para dun sa tamang person natin kasi darating at darating yung soulmate na yan para sa inyo. Okay, Virgo people, so good luck. Thank you for watching and see you sa susunod na video. Bye-bye. After naman na Virgo people ay Libra people. Hello Libra people, kamusta kayo? Love message for Libra people, please. Libra people, love message. Finances and career. Okay. Lumabas na to kanina. Hindi ko lang maalala guys kung anong sign yun. Pero, finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. Ayan. Ayan na naman si financial, diba? Kakaasar. Lahat na lang apektado ni financial eh, diba? Ganun yun eh. Pagka financial, di ka makakilos. Pag walang financial, diba?
pag may problema ka sa financial, apektado yung mood mo, apektado yung relationships mo. Kaya ayan, finances and career. So ayan, sinasabi dito, Libra people, na alam naman natin na dumaraan tayo sa mga ganitong situations, yung may problema tayo sa finances natin, may mga problems din sa trabaho. So, pinaka-message na lang, advice na lang itong card na to, huwag na lang nating hayaang ma-spoil yung relationship natin, maapektuhan negatively nung mga problema natin, financial or problema natin sa trabaho or sa career. Diba? Kasi yung mga problema na yan, lilipas yan eh. Pero yung relationship natin, diba, mahirap magpundar ng relationship. Kung yung relationship mo naaapektuhan ng yung mood mo, yung relationship mo, ay kumbaga yung mood mo nakakaapekto sa relationship nyo dahil may problema ka sa trabaho or sa pera, makakasira yun, di ba? Magkakaroon ng rifts dahil lang dun. So, para maiwasan natin yung mga ganun, try nating maging positive. Kumbaga, kahit na may mga problema tayo sa work, sa pera, huwag nating hayaan na ma-overcome ng mga problema na yan yung relationship natin. Importante pa rin yung relationship natin, di ba? Kasi yung pera, kikitain natin yan. Kikitain pa uli yan. Yung trabaho, pwede nating ayusin yung mga ginagawa natin para ma-improve yung career natin, yung work natin. Or pwede namang magkaroon ng iba uling work. Kumbaga, pwede ka namang lumipat ng work kung talagang affected much ka na dyan, marami ng problema. Pero yung relationship natin, di ba, hindi yung basa-basa madaling palitan or itapon lang. So, alagaan natin yung relationship natin. Huwag nating hayaan na masakop tayo ng mga problems natin na financial at mga problema natin sa karir. Huwag nating hayaang maka-apekto ng hindi maganda yun sa mga relationships natin. Okay, Libra people. So, good luck, Libra people. And thank you for watching. See you again sa susunod na video. Bye-bye. After Libra naman, susunod natin ay ang Scorpio people. Hello, Scorpio people. Kamusta kayo? Love message for Scorpio people, please. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay, mukhang may paparating sa inyo, Scorpio people, very soon. Mukhang may magmamanifest na. At ito ay, siguro ito na yung moment na hinihintay ninyo. Ayan, very soon. So be prepared, Scorpio people. Ayan. Kailangan clear ang isip ninyo. Clear yung decision ninyo about this happening na paparating sa inyo. Kasi ayan, ang sinasabi niya, it will come very soon, so be prepared. Okay, ayan. Clearly decide what you want so that it comes to you now. So, good luck, Scorpio people. And see you again sa susunod na video. Bye. And after ni Scorpio people, last but not least, ay Sagittarius people. Hello, Sagittarius people. Kamusta kayo? Love message for Sagittarius people. Love message for Sagittarius people. Children, your love life is being affected by children. Ako, Sagittarius people. Ayan. Mukhang ang relationship ninyo ay kumbaga naaapektuhan ng children. So doon naman sa mga pwedeng doon sa mga may mag-asawa na, may mga children na, ayan.
Diba, alam naman natin, guys, diba, na pag magulang tayo, mahalaga sa atin yung mga anak natin. So, ayan, pwedeng dun sa mga couple na may children na, yun, pwedeng yung relationship natin ay naaapektuhan ng mga concerns about our children. Okay, tapos yung iba naman na couple na baka naman yung ibang couple dyan eh gustong magka-anak na pero hindi pa nagkakaanak, naaapektuhan din yung relationship nila. So guys, para naman dun sa mga nagtatry na hindi pa nagkakaanak, huwag kayong mawala ng pag-asa and huwag nyo hayaan na mag-suffer yung relationship ninyo just because wala pa kayong anak or nahihirapan kayong magka-anak or pwedeng nawalan ng anak, miscarriage, or nawalan ng anak, namatayan ng anak, okay? So, hindi pa doon nagtatapos yung buhay natin, hindi pa doon nagtatapos yung relationship natin, diba? So, huwag nating hayaang gumuho, masira, mag-suffer yung mga relationships natin just because doon sa mga problema na pinagdadaanan ninyo. Yun nga, lilipas at lilipas naman yung mga problems. Importante, strong kayo ni partner, strong kayo ni jowa, strong kayo ni hubby, di ba? Importante na you still have each other. So, pwede pa naman gumawa ng children. Oo, alam ko, hindi natin marireplace. Halimbawa, nawalan tayo ng anak. Hindi natin basta-basta makakalimutan yung marireplace yun. Pero, we have to be positive pa rin, di ba? Okay, so yun lang guys, Sagittarius people, good luck sa inyo, thank you for watching, and yun lang, see you again on the next one. Guys, para dun sa mga bago dito sa channel ko, please subscribe, don't forget to tap the notification bell icon para updated kayo whenever I post new videos. Okay, bye, so ingat kayo, good luck, have fun.